Hello po, ito na ang dinner date namin for Valentine's. Today is February 14. Maaga kami magdi-dinner kasi hindi na sila tumatanggap ng takeout. This is our appetizer. This is escargot. Kumbaga sa Philippines ay kuhol. Pero syempre, napakamahal kasi. This is $13 for this lang. Hindi po kasi nakatanggap lang kami ng ng gift card. Kaya nagdagdag lang kami ng konti. And then this one, I don't know kung kita. Maputi siya eh, pero that's a mushroom Neptune. Big mushroom siya na may crab meat and cheese. And then we got, sige si Tart, you can eat na. Itong bread kasama na to, free. Buti na lang, may free. Tapos, we have lobster tails. Na in-order na lang namin to ng separate. You know, dalawa siya, kinuha namin. And then, full rack of ribs, pork ribs. The steak. Can you show them the steak, Sitar? I know. That is my favorite prime rib. Okay. Medium rare siya ang order namin, but we want kasi yung mas luto. So pinan-fry ko pa siya dito. Tapos may mga side dish kami na baked potato, corn na hindi ko alam na pinaghalo-halo, tapos different kinds of sauces. Dal kami ng konti kasi Courtesy of? Sino si Tay? Yung work niya. Kasi wala silang Christmas party, so... Ano yung bread? Binigyan na lang sila ng tigo $100 na... tigo $100 na gift card. Eh, hindi kami... Ayaw namin kumain kasi sa grabe, ang dami-daming tao kaya kanina. So, let's try this. Meron din kaming dessert, pero sa ibang, siguro tomorrow na yon, kasi we're very sure na mafu-full kami talaga dito. Masarap yung ribs niya. The only thing na, parang dry. Pero malasa siya, sito. Natikman mo na yan. Malala. Kasi nakakakain na sila doon. Alam mo, sa pinagsama-sama ko kasi kanina yung ininit ko, hindi ko maalala kung alin yung mga sauces na para saan. So, I'll just taste the sauce. Siguro pwedeng wala ng sauce itong Hindi na ako kayo magsa-serving spoon sa bawat isa kasi kaming dalawa lang naman po. I will taste this. The escargot. Okay lang, pero alam mo yun, kasi di ba tayo kumakain tayo ng yung kuhol sa Pilipinas? Ah, mas gusto ko yata siyang gatang kuhol. Cheap lang ako. Very simple. It doesn't even taste like kuhol. I was thinking this is bakul yam. No, I mean this tastes like mushroom eh, oh. Ba't ganun? Eh, frozen eh. Tinan mo, oh. Damay tsura, oh. Mahirap kasi pag take out, 'di ba? Kasi hindi mo maano minsan yung ino-order mo. And then ito na yung side dish na corn. Tapos tigisa kami nitong lobster tail na pwede naming dagyan ng lemon if you want. Ang husband ko mahilig maglagay ng lemon sa mga seafood. But of course, I will try this first. This is the mushroom Neptune
yung malalaking mushroom, tapos nilagyan ng crab and cheese. Sa totoo lang, mas masarap pa to kaysa sa escargot. Buti na lang, free ang meal namin. Taste this, Ika. Okay. Can you slice this for me? Doon sa may fat. Doon sa side na yon. Tapos yung mushroom, yung, I think that's garlic, mashed potato. No, this side. Ito? Garlic mashed potato yung kinuha namin side. I really love the ribs. Sarap. Mas mura pa nga yung ribs eh. Ito lang po yung laman nung ano, nung lobster tail. Ano pa ba gusto mo? What? Ba gusto mo? No. Lagi naman na... You eat half of it. Mahina kasi ako kumain, ako ba? Sarap yung bread nila, tapos mo. Oo, yung bread. No, I want to taste kasi first the mga main course kasi pag lumamig na, mag-iiba na ang lasa niya. The prime rib. Prime rib. Ito siguro yung sweet tart. Ayoko yung sauce nila. Oo, that's the sauce lang nung ano. Ha? Ano yan? Sauerkraut. Ayoko nun. Hindi ko maalala tayo kasi magma. Magsabip. Okay. Meron sila ditong butter. Ayun pala yung butter. Alam. So, ko sa lobster yan. Alam. This one? Really? Ayoko. Paraluya. Ayoko. Paraluya. Mamaya. Bukam. Pinipilit ako. Pinipilit ko rin siyang kumain ng gusto ko. Pareho namin ayaw. Nakakain na kaya ako niyan. The bacon is for what? The baked potato, no? Siguro. Ano? Sprinkle ko? Yeah, pero... No, ah, ito, oo. Tapos sour cream? Sour cream and the onion. Ano siya onion? Tapos yung bread, oh. It's very soft inside. But it's chewy. Pero matabang, no? Hindi, okay. Natatabang ako. Tapos may butter to butter. Bigyan mo butter. Sorry po talking while eating. Eto na lang. Kasi mas mahilig ako sa ano, mga dinner rolls. Ang tabang kaya nung butter nila? Tignan mo nga, mas bagay. I know, I did. Nilagyan ko nga yun. Masarap yung basil ko. Usually kasi, what they do sa mga restaurants, they give you this kind of butter. This is whipped butter. Para syempre, pag whip, mas matipid yun. Kasi wini-whip muna, so parang nagdo-double yung quantity. Ganyan din binibigyan nila sa Starbucks. Oh, I love the dinner roll, si Tark. Mas gusto ko siya kaysa sa big, this big one, the crusty bread. No, kaya yung mas... Ha? Wheat. Kaya alam, may ano na siya. Butter na. Ang sarap ng ano, no, ribs. Finally, nakakain na ako ng cake. Kasi po, namamahal lang kasi akong kumain doon. Because if it's steak lang, we can just cook at home. Yeah, we can cook at home. With rice. With rice pa, tama. Tamang-tama. Eh, syempre doon, di ba? Sorry. Kung kakain kayo, syempre sa restaurant. Siyempre, may drinks. Tapos, di ka magbibili ng steak lang. So, mapapamahal pa. Kung hindi pa talaga sila, kung natuloy sila dun sa Christmas party, hindi ako mapipilitan na mag-keg kami. Kasi meron lang ganito. So, instead of going there, in order na namin. Pero yun, minsan inuwihan niya ako ng cake na yon, yung Billy Miner. Okay, so tutuloy na namin yung
pagkain namin, hindi na namin kayo guguluhin. Ay, hindi nyo na kami guguluhin. Kakain na kami talaga. Hindi ba mainggit? O, baka daw kayo mainggit? Hindi naman. Yun. So, mamagutom. Mamaya, ito today naman namin, o kaya tomorrow na yung dessert. So, that's another vlog. Gusto lang namin, hindi ho kami nang iinggit o nag-iayabang. Gusto lang namin pakita sa inyo yung, kasi even me, this is my first time. So, I just want to show you a little bit of what we're doing dito sa Canada, kung paano kami yung ine-entertain namin yung sarili namin kahit dalawa lang po kami dito. Okay, happy Valentine's Ude. Thank you for watching. Po. Please, huwag kayong magsasawa sa mga vlogs namin. Thanks supporting her. Yes. Huwag po kayong magsasawa. Keep on watching our videos, my videos. Tapos, I hope nag-i-enjoy kayo kahit papano. If you have any comments or suggestion kung anong gusto niyo gawin ko sa video, please let me know po. Ay, kaya po pala kami naka-ayos pang ganito. Kakagaling lang namin sa labas. Eh, nagmamadali kami kasi, syempre, lalamig na yung food. It's still very early nga, eh, no? Parang, siguro 5 pa lang ng hapon. Pero kumakain na kami. Early dinner. Okay, bye! Part 2 ng keg dinner namin. Ngayon naman is dessert time. Pero, hindi ko po ito kinain, kakainin after nung nag-dinner kami. Ibang araw naman to kasi we're very, very full yesterday. So, yung dessert, ngayon ko ito try. I will just taste it. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko uubusin ang bawat isa. I just want to taste everything na meron ako dito sa harap. I will show you one by one. Dalawa lang talaga yung dessert namin from keg na binili. Eh, sinamahan ko lang siya ng ibang dessert. This one is the Billy Minor na Billy Minor pie ng keg. Ice cream cake siya actually. Tapos may konti siyang cake sa ilalim. Para siyang brownie type or parang crust. Oreo something type na crust. With pistachios. Ito hindi ko first time to makakain because this is my favorite. Kapag kumakain si husband sa keg together with his co-workers, pasalubong. Harap? Ang sarap-sarap na ganito. Para po siyang coffee, mocha, ice cream cake. Ang lutong pa nung kanyang nuts. Kaya lang siyempre pagdating, madali rin siyang matuno kasi nga ice cream cake. Kaya kahapon, nilagay agad namin sa freezer. Most of you want this creme brulee. Marami niyan sa Philippines. Alam ko yan yung mga buffet. Diba? Ito, sabi ko, iti-taste test ko na ngayon tong mga to. Yung sugar niya sa itaas, na ano siya, matutunaw. Uy, grabe yun, nipis-nipis naman pala. Masarap siya, pero mas masarap yung natikman kong iba nito sa Philippines. Sa Philippines. Masarap, rich, pero parang kulang sa malinamnam na lasa. Pwede na. Ito naman, ito, nakita ko kasi ito sa grocery. Binili ko to for my husband. Favorite po kasi niya ang coffee. So, I saw this. This is espresso. Umiiling po dun sa likod. Hindi daw. Pero favorite po niya to. Espresso Explosion ng KitKat. Yan.
Mahilig kaya siya doon. Tikman natin. Ako lang po ba yung kumakain ng ayaw ko ng very frozen yung mga ice cream. Gusto ko tinutunaw ko ng konti. Espresso to. Parang gusto na niyang kumuha. Ayun o, kinukunan na niya. Hindi talaga siya maano. It's actually bitter, pero gusto po niya to. Ewan ko kung nasan dito yung Kit Kat. So, pero gusto niya yan. Wala siyang tamis. Oh, can I have a glass of water? Kasi naisip ko po, doon sa blue na ano, baso, inutusan eh, no? Kasi may dala na siyang kutsara. Nagano niya ako. Kinukuha na po niya yung ice cream. Sabi ko, ikuha na muna ako ng water. Kasi, before I forget, pag nagtitaste po kayo ng iba-ibang pagkain, dito talaga. Nahiya naman ako. Nakita. Nakita rin yan. Yung baso namin, Starbucks. Marami po kami niyan. Hindi yung gamit, ha? Gusto mo? Ayun, before, kasi magte-taste kayo, di ba? Bawa ako sa catering. Nagluluto ako, di ba? So, iba-iba yung niluluto ko. Habang nagluluto ako, I drink lots of water. Why? Kasi para yung taste niya mawala. Kasi kung iba-iba iti-taste mo na pagkain, parang magugulo ka eh dun sa lasa niya. Kung halimbawa kumain ka ng matamis, 'di ba? Tapos kakain ka ng isang pagkain, parang naiiba yung lasa. So you really really have to drink water. Pati dito, lalo na to kasi puro sweets, hindi mo ma-identify yung lasa. Okay, now, bumili ako ng Haagen-Dazs na double chocolate almond. Maliliit lang to. Sale lang kasi siya, so I bought it. Oh, liit-liit, oo. Diba? Gaganon ko sa plate. Ay, tsaka po, pag kumakain ako ng bars, yung ice cream bars, hindi kumakain talaga ako sa mga plates. Hindi ko siya kinakain ganun. Kasi, naaano ko eh, madali siyang maganon. Hindi po ako mabilis kasi kumain. So, minsan, nahuhulog yung mga shells na favorite ko. Kaya kailangan, sasaluhin ko na siya. Tapos, medyo tutunawin ko yung ice cream. As always, mga ganitong ice cream, masarap po talaga. Lalo na kung bagong gawa siya. Maano mo naman kasi yung nuts, ano to? Parang ang Magnum ganun din. Masarap, di ba, ang Magnum? Pero kahapon, nung namili kami, yung Magnum, hindi po sale. Mas mura pa to. O, binalik ko. Sa isang araw ko na yung kakainin. And lastly, yes, ito nakita ko lang kahapon. This is a mini pistachio ice cream bar. Yung Western Family brand is a brand of mga parang grocery, save on companies, save on Price Mart. Ganyan yung brand nila. Para sa mga grocery din naman sa atin o sa ibang bansa, wherever you are. Yung mga groceries, kanya-kanya yan na ano, na brand. Which is cheaper than the ano. Pero, usually, pareho lang din naman sila ng lasa, diba? I mean, kung may difference, not so much. Uy, mas maliit to. Maliit pala to, kaya pala mini pistachio. Oy, may hilig ng pistachio dyan, no? Alam ko yan. Okay, this one.
Yummy. Temper Iceland. Ang sarap. Siyempre parang mas gusto ko siya kaysa dito sa Haagen-Dazs. Kasi, siyempre tayo parang medyo sawa ka ng mga puro chocolates. Kakaiba naman to. Gusto ko siya. Buti bumili ako. Kasi minsan yung ganyan, ay, naaano ko mag-try. Pero this one, sabi ko kahapon, tatry ko na kasi yung dessert portion ng aking video, baka maikli lang. So, at least nandun na. So, puro desserts naman ang ano. So, anyway, I hope nag-enjoy kayo dun sa aming video nung keg dinner plus this, the dessert. Sana po, huwag kayong magsasawang manood sa amin. Please watch our videos, like, share, subscribe, and ring the bell. Thank you very much po sa mga sumusuport sa amin. Bye!